Partner, good morning. Good morning. Preview. Preview. Okay, good morning mga kalapatids. Kamusta kayo lahat? Ito na naman tayo, nagbabalik dito sa loop natin ngayon. So ngayong araw na to, meron tayong gagawin para sa mga ibon natin. Napapansin namin ni partner, mayroong halak yung ibon namin na mga young bird para sa North Race. Ito sila mga kalapatids. So ngayon may gagawin si partner about sa mga ibon natin mga kalapatids. So ito yung gagawin ni partner, papakita ko sa inyo. First day ngayon ang ibibigay namin. Silipin natin mga kalapatids kung ano yung ibibigay ni partner para sa ibon natin. Oop! Partner, good morning! Anong ginagawa mo? Good morning! Kumusta kayo mga kaibon? Prevent tayo. Medyo natama ang mga ibon natin eh. Baka sakaling malip yung mananambahe, biglang matuloy yung barera. Para tanggalin mga halak. Partner, ano yung bibigay mo sa ibon natin ngayon? Nag-antibacterial ako yan. P2S lang yan. P2S. 5 days. So, para sa mga ibon talaga, no? Baka gusto mo yung share para sa mga newbie natin kung anong dosage ng T2S para sa mga ibon natin. 2 litro ng tubig. Ito, litro ng ano. Redors, no? Isang sasin. Ganyan magtimpla ng tubig para sa mga ibon natin. So, ayan no. Isang sachet. 2 litro mga kalapatids. So, abangan natin ha, first day ng pagbibigay ni partner ngayon para sa mga ibon natin na mayroong halak. 3 araw hanggang 5 araw para sigurado. So after ng 5 days, titingnan natin yung ibon kung anong epekto para sa kanila mga kalapatids. Kasi merong halak yung mga ibon natin. So hindi lang isa, para lahat sila ma-prevent. Kaya sabay-sabay na namin ni partner. So ayan mga kalapatids, so ginagawa ni partner. So, meron kasi kami nakikita dito sa mga ibon natin na young bird. Kagaya nitong grizzly na to. Ayan. May virus yung ibon natin, mga kalapatids. So, kailangan mag-prevent para sa mga ibon natin. So, lahat binigyan ni partner. Para lahat sila makainom, mga kalapatids, ng T2S. So, madali lang yan. Madali lang makahanap ng T2S kung saan makabili. Pumunta lang kayo sa mga poultry supply. Pang ano talaga siya ng mga manok. Pero pwede din siya sa mga kalapati natin, mga kalapatids. Ito si Johnson natin. So, habang nagpe-prevent tayo, pwede naman tayo magpakawala ng mga ibon natin, mga kalapatids. Para once na pagbaba nila, inom ka agad. So, weather natin dito mga kalapatid sa lugar ng Dasma ngayon. Grabe, sobrang init. Ang aga pa. Ayan o. Ayun na pre, pauwi. So, ito mga kalapatid, si Grizzle natin. Medyo malala yung tama niya. Naririnig dami ni partner. Meron siyang sipon. Tsaka halak. So, first day na pagbigay namin ng T2S ngayon. So, maghintay tayo 3 to 5 days ang bigayan natin. Sa isang sachet, 2 litro mga kalapatids na tubig yung ihalo natin para sa T2S natin, na para sa mga ibon. So, ito yung mga young bird natin mga kalapatids. So, ang gaganda na nila. Ayan o. Ayan mga kalapatids, ang ikikinis na nila.
dito si bata natin. So, sana matuloy na yung karera ng Norte. So, ayan pa si Whitehead. Ayan, mga kalapatids, mga young bird natin ng Norte. Guys, so, mga kalapatids, ito yung young bird natin ng mga pang-Norte. So, ito, papakainin na ni partner. Wala, meron pa sa labas. Wala na. So, pinapakain muna ni partner kasi yung iba medyo bata pa. Bago pakawalan yung mga ibon natin. Feed muna tayo. Iwas overfly. Pagkabusog kasi yung isang ibon, hindi kaagad basta-basta pumipitik. Kaya ito yung diskarte, ginagawa namin mga kalapatids. Pakain muna ng ibon. So, yung iba nahihiya pa kasi kakahiwalay lang kahapon. So, marami tayong of color mga kalapatid sa Norte. So, sana matuloy yung karera. Partner, matutuloy ba? Yan. Baka south na nila gagawin, no? Ba't sa south na yung itutuloy yung karera? Tambak ang ibon. Tambak ang pakain. Okay, mga kalapatids, good luck sa atin kung matutuloy yung karera. Sana matuloy yung Norte natin.